So, hello, good morning. So, today, tuturuan ko kayo kung paano natin lagyan ng green screen effect ang ating Filmora. So, bago ang lahat, sasabihin ko muna yung mga kailangan natin para ma-achieve natin yung ating green screen effect. So, ang kailangan natin is meron tayong magandang lighting. So, kailangan natin ng ring light. At higit sa lahat, kailangan natin ng background. So, yung background natin kapag mag-video tayo is kailangan kulay green or blue siya na screen para mas makuha natin o para mas maganda yung ating green screen effect. So, blue or green na tala. So, nasa sa inyo na yan kung ano yung pipiliin nyo, green ba or blue. So, pag nagsaset up ka naman sa yung green screen background or sa tala, kailangan walang masyadong hangin. So, kailangan fit na fit yung or hindi magagalaw yung tela sa pag-video mo. So, ipapakita ko sa inyo. Ito yun. So, mag-export tayo ng video. Tapos, yung video natin. Ayan. So, piliin natin itong video na to. Ayan. So, as you can see, sa video na pinili ko is meron akong green background. So, ayan, makikita nyo meron akong green background dyan. So, yung green background na yan, is ipapalitan natin yan ng ibang background. So, itong ginagamit ko is cortina to na kulay green. So, binili ko yung cortina na yan para magamit siya as green screen effect. As a background. Para if ever gusto ko mag-change ng background, is mag-change ko kasi green na yung aking background. So, as you can see, if you play ko yung video, ayan. So, as you can see, humahangin yung ating tala. So, yung cortina natin na kulay green is nahanginan siya. Kaya nag-create siya ng movement doon sa ating tala. So, ang advice ko, if ever gusto mo talaga ng magandang green screen effect, is, ang gagawin natin is dapat talaga walang masyadong hangin or hindi na move or parang walang lukot-lukot yung ating cortina para mas maganda tingnan yung ating green screen effect if ever papalitan natin siya ng background. And why kailangan natin ng ring light? Kailangan natin ng ring light kasi meron tayong shadow dito, di ba? As you can see, may shadow sa ating video. Yung green, yung ring light niya, or yung pailaw na yan, is need natin kasi itatapat natin sa ating sarili yung ilaw kung saan pwede niyang maitago yung anino. So, kung matatago niya yung anino, so walang black dito. Walang anino na makikita. So, itatansya natin kung saan pwede yung anino na makatago. Diba? So, let's start with the green screen effect. So, para sa green screen natin, i-right click lang natin ang video. Ayan, pagka-right click sa video, click natin tong green screen. Ayan, pagka-click natin sa green screen, automatic na mag-change ang kulay nito. At nakikita natin na naka-check na ang chroma key. So, i-click muna natin ang OK. After nyan, iba na change na ang kulay. So, iba na ang kulay niya. So, punta tayo dito sa export kasi pipili tayo ng background. So, pagpili natin ng background, click natin yan. Meron na akong napiling background. So, nakapag-download na ako ng background. So, ito yung napili kong background. So, i-drag lang natin dyan. Wait lang ha. Mag-create muna tayo ng additional track. Ayan. Para meron tayong paglagyan. Ayan. So, ayan. Na-click na natin. So, as you can see, ang picture or yung background na pinili natin ang nasa unahan, hindi yung video. So, ipagpapalit natin siya. So, wait lang ha.
ipapalig natin siya para mauna yung video at nasa likuran lang yung background. So as you can see, medyo makikita na natin yung background niya, di ba? Makikita na natin yung background niya. But hindi siya totally na makikita talaga natin yung background. So ang gagawin natin, para maging mas clear yung background niya, punta ulit tayo sa video, right click, and green screen. Pagkatapos natin i-green screen, dito na tayo magpupan sa offset, tolerance, ayan. Mas okay kung ito lang siya ang gagalawin mo. Kung hindi ka pa masyadong expert sa pag-timpla, ito na lang muna yung i-adjust mo. So, hanapin, ayan. Igo ko lang siya gin-move, di ba? So, minove ko lang siya. And, ganyan na ang kanyang effect. So, let's move this try. Ayan, mumove mo to. Ayan, so hindi na siya balance. Ayan. Ayan. So, ayan, balik natin siya sa 50. And, so, okay na yan. Huwag na natin siyang galawin. So, next natin gagawin, para mawala itong kulay itim-itim dito. So, punta tayo sa lens correction. And, select tayo ng profile. So, ako, I'll choose this sunny. And, i-adjust natin. Ah, diba? Nakita mo, wala na yung kanyang dark, dark chat. So, i-click na lang natin ang okay. And, i-play natin ang video. Ayan. So, makikita mo talaga dyan. So, diba? Ayan. So, makikita natin dyan na umitim siya kasi yung background is nandyan lang. So, i-drag natin yung background till the end kung saan natin siya gustong makita na background. Ayan. So, ayan. Yan lang lahat. And I hope nagustuhan niyo ang aking tutorial kung paano natin gamitin ang green screen effect ng Filmora 9. So, thank you for watching everyone and don't forget to like, subscribe, and comment na din kayo, baka meron kayong gustong tutorial para malaman. So, keep on watching! Bye!